Nakikita nyo pong sakong-sakong uling dyan sa hagdanan. Iyan po ang stock po ng ate ko. And then, welcome po pala sa aking channel for today's vlog, mga kaibigan. Ito po yung update sa mini store namin. Nakapaglagay na po silang tiles dyan sa harap. And then, we go inside the store. Ito naman po ang kabuuan ng loob ng mini store, mga kaibigan. Marami po mga stock na binili po yung ate ko. She's direct order in wholesaler. Ayan, maraming itlog dyan. And then, yung shelf dyan, mga kaibigan, is customized shelf po yan na ginawa po ng kapatid ko. If you interested, mga kaibigan, magpagawa, please PM me para ma-update natin yung aking kapatid. At ito po nga yung loob ng mini store. At nag-start na din po sila maglagay ng stock dyan, mga kaibigan. Marami pong boxes of groceries na binili ng ate ko. And then they got two chiller dyan. Tungtulong po sila dyan, mga kaibigan, sa pagbubuhat at paglalagay po ng mga kailangan ibibinta sa store, mga kaibigan. Sila po yung mga kalalakihan na iyan, mga kaibigan, mga construction worker po dyan sa bahay ng ate ko. So bali, tulong na po sila. Ayan po, maraming onion and garlic na binili ding ate ko. And then she already refill her fridge with water, sito, soft drink and more. Mayroon pang Yakult. At sa kabila naman po, mga kaibigan, ito po yung chest freezer. Marami po siyang frozen food dyan na nilagay. Ito po, mayroong mga sweet ham, tender juicy hot dog, and more pa po, mga kaibigan. And also, of course, hindi mawawala po yung candy. Yung ice pop bus para sa mga bata. Gusto po ng mga bata, lalo na po yung April time. Mainit na po yung panahon. And then this side po, sa right side, may mga longganisa. And of course, ang yung best seller po daw nilang homemade marinated pork chop. Ayan po, kailangan lang po lagyan ng label para alam na homemade po, mga kaibigan. And then in the bottom part, in the left side, gumawa po ng ice yung ate ko. Ayan, maraming ice dyan na ginawa kasi mabili po yung ice, mga kaibigan, lalo na po sa tag-init na po yung panahon sa Pilipinas. Ayan, so ang next po, mga kaibigan, punta tayo dito sa kabilang chiller. Ito po yung chiller po, may mga tropical juice, beer, San Miguel Lights, Red Horse, hindi mawawala po, mga kaibigan, and more pa dyan, mga kaibigan. And then proceed po tayo dito banda, mga kaibigan. In the right side po, ito po yung hallway. Naglagay na din po sila ng pintura, apple green, and also nakakabit na din po sila ng pintuan sa main entrance po. Ayan po yung pintuan, nakakabit na po, mga kaibigan. So, proceed po tayo dito sa kabila. Ayan, naglilinis pa. At ito po ang bubunga sa inyo. Ito po ay kulungan. Kulungan ng mga lasinggero, mga kaibigan. Char. Hindi po yan kulungan, mga kaibigan. Ayan po, supposed to be po ay entrance or exit po dyan ng hagdana papuntang itaas po sa top floor. So, my sister decided to make a storage na lang daw. Ayan po, nakikita nyo po, daming inumin dyan. And also, mayroon po siyang 10 kilos at 10 sacks of rice dyan. Malalaking sacks of rice. And maraming soft drink and beer. Ayan, tiba-tiba po. Talagang maramihan po yung binili ng ate ko. Bulk of soft drink. At saka case of soft drink, mga alcohol and more pa po. Ayan, na tinuturo po ng pamangkin ko, dyan sana ilalagay ang hagdanan. And then this side, mga kaibigan, guest room po iyan. At yung bata dyan, nakikita nyo dyan, hindi pa tapos yung guest room, mga kaibigan. So pasok po tayo dito, mga kaibigan. Ayan, na din po sila, naka-plaster na din po dyan. Kasi naglagay din po sila ng pintuan dyan, nag-install din po sila ng pintuan sa guest room. Hindi pa nalilinisan yung pintuan masyado, mga kaibigan, kasi marami pa silang gagawin dyan sa room. At hindi pa sila nakalagay ng also floor tiles. Ito po, kunting kimbot na lang, kunting retouch na lang po sa guest room. At nakabili na din po yung ate ko ng aircon dyan na ikakabit. At maglalagay pa po sila ng kisame dyan sa guest room, mga kaibigan.
Paglabas mo po sa guest room, ito na po yung lounge. Dito na po yung electrician, kaya nag-aabang na din po siya ng another more plug or socket dyan sa lounge area. And then paglabas po natin dito, ito naman po ang kalabasan. Sa labas po to ng bahay, mga kaibigan. And then sa last 18th update vlog po mga kaibigan, ito po yung gagawing internet business or launderette. Hindi na po ginawang business po mga kaibigan. So my sister decided to make another guest room po mga kaibigan. Nakapag-install na din po sila ng screen door and also glass sliding door po mga kaibigan. So bali, 2-bedroom na po yung sa ground floor mga kaibigan. Ito po yan ang glass sliding door mga kaibigan. And then hindi pa sila tapos sa paglagay po ng floor tiles kasi kinulang dyan mga kaibigan. And then pero nakapintura na din po sila dyan mga kaibigan, and needed na lang po yung kisame din po mga kaibigan. At nakakabit na din po sila ng electric wiring dyan and also pailaw. So nakikita nyo mga kaibigan, yan pa lang yung nalagay na floor tiles. So more job pa po ang magagawa po mga kaibigan. Maybe another 2 to 3 weeks po. Yan samantala po tambakan nila, at saka minsan once during at night yan po sila natutulog. Paglabas mo po sa guest room, ito na pong bubungad sa inyo. Mayroon pong shower and toilet dyan. Ito po yung shower room. They already installed the wall tiles. At hanggang ibaba, hanggang itaas po iyan. At dito po, pamantala lang muna iyan yung gripo kasi hindi pa naka-install yung shower. So, and also, they needed to install the floor tiles, mga kaibigan. Hindi pa tapos ito, mga kaibigan. At labas, balik tayo dito, banda. Ayan, mga kaibigan. Pwede po, in and out po. Parang daming daanan po itong bahay na ito, mga kaibigan. For in case po, sa fire exit na din po. Ayan po yung purpose din. At ito na nga mga kaibigan, naka-install na din po sila ng ilaw sa labas. Ito po yung sa labas ng tindahan mga kaibigan. Parang na po, safety na safety talaga. Parang ginawa na po talaga nilang secure yung kanilang tindahan. And then pagpasok mo dito, ayan, nakapaglagay na po sila ng kanilang zone rock dyan sa shelf. Pero tingnan nyo naman yung kanilang electric fan mga kaibigan. Pinagtsatsagaan na din kahit walang cover. Basta is still usable, okay lang po. Happy birthday sa birthday boy po namin. Yan po si Regan. Siya po yung nagpipintura lahat po ng bahay dyan sa bahay. So ito po yung old frame na antique, na galing pa yan sa akin when I was 24 year old. Kinuha po ng ate ko sa bahay ng nanay ko at nilagay dyan sa kanyang minister. Kasi good luck po yan. Good luck talaga mga kaibigan. Magandang frame na yan. So paglabas natin dito mga kaibigan, ito po. Mayroong another pa surprise yung ate ko. Bumili po siya ng tricycle. Actually mga kaibigan, yung motor, binili niya po ng cash. And then yung katawan po ay binili niya lang po ng second hand. So needed na lang po pinturahan ito. Ayan po, ipinapakita po kung ano po yung tsura ng motor niya. Ayan po, para mayroon po silang sariling transportation po mga kaibigan. Kasi all the time po nag-uupa po ng tricycle yung ate ko. Magastos po mga kaibigan. Beside na upahan mo, tapos lalagyan mo pa ng gasolina. So she's decided to buy her own transportation, which is good idea din po. Kasi lalo na po na may tindahan na siya. So access and convenient na din po sa lahat ng bagay. Kung gusto niya pong bumili ng more stock sa kanyang store, mayroon po siyang transportation. Ayan po, maraming box of stock of product dyan na pwede niyang ititinda sa kanyang mini store. Ayan na po mga kaibigan. So PM lang po kayo mga kaibigan kung gusto niyo pong mag-order ng DIY customized shelf, o gusto niyo po magpagawa ng bubong ng inyong bahay or gate or terrace or hagdan or bed or more pa mga kaibigan. Ng kapatid kong bunso ay marunong po siya sa mga ganong trabaho.
So siya po lahat yung gumawa niyan dyan sa mini store, pati po sa bubong ng bahay namin, at saka nagkisami po siya lahat po iyan. So I'm so proud with him po, mga kaibigan. Ayan na nga po yung mga laman ng store ng ate ko. Ayan, may mga pantapal pa dyan siya. And also, of course, mayroon siyang Little Santo Niño dyan, pang good luck, at saka more tanduay. Ayan, maganda po yung tanduay yan sa mga lasinggero. Mayroon na pong customer yung ate ko. Sila po yung mangungunang mamili po ng sigarilyo at saka tanduay. Ayan, mga trabahante po ng ate ko, mga construction worker dyan sa bahay. So, good idea din yung ginawa ng ate ko, mga kaibigan, kasi yung mga trabahante, mga kaibigan, ay mahilig po uminom after work. So, marami na pong stock po, parang wholesaler na din po yung kalabasan na ginawa ng ate ko. They already display some more products, mga kaibigan, katulad ng mga canned foods and needed sa pangangailangan natin pang araw-araw, mga coffee and sugar, at may mga snack din sa mga bata. At si Patricia po yung nagdi-display po ng mga canned foods dyan, mga kaibigan. Ay, yung iba po ay hindi pa po na-display, nasa box pa din po, mga kaibigan. So dito ko na lang po i-end ang aking munting vlog, mga kaibigan. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, please give me like, share and comment. And also please don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you will be updated to my new videos. Ingat po kayo lagi, mga kaibigan, and God bless you all. Paalam muna. See you soon.